Papasok ng free agency si Draymond Green matapos i-decline ang kanyang $27.5 million US dollar player option para sa Golden State Warriors. Para yan sa susunod na season, mga bro, it means na pwede siyang opera ng ibang teams na gusto siyang kunin. Though pwede din naman siyang bumalik ng Warriors kung papabor yung offer nila sa kagustuhan na kontrata ni Draymond Green. Last year lang may report na gusto ni Luka Doncic gumalaw tong Dallas Mavericks para makuha si Green after yan ang away sa pagitan nila ni Jordan Poole. Matunog din ang pangalan ni Draymond Green sa Lakers, mga bro, kung saan nandun nga ang tropa niya at business partner na si LeBron James. At take note, same lang din sila ng agent, mga bro. Ayon kay Rich Paul, ang may-ari ng Clutch Sport at agent ni Green, tuloy pa din naman daw ang pakikipag-usap nila sa kampo ng Warriors. Wika naman ng bagong GM ng Golden State, mga bro, na si Mike Dunleavy, eh gustong-gusto pa din naman nilang makuha itong si Draymond Green. Kaya naman expected na may magandang offer ang Warriors upang hindi umalis sa kanila si Draymond. Sa kabilang banda naman, may chance din na mag-decline ng kontrata itong si Dante DiVincenzo. Isa pa sa matunog ang pangalan sa trade, mga bro, na si Jordan Poole matapos nga ang napakapangit nitong playoff performance, lalo na kontra Lakers averaging 8 points a game. May mga fans tuloy ang tila gustong matrade itong si Poole. Naniniwala din dyan ang sports analyst at former NBA player na si JJ Redick, at sinabing obvious na si Jordan Poole ang pwedeng ma-trade ng Warriors dahil nga sa value nito. Yun nga lang, malabo pa yan mangyari, mga bro, dahil balak pa din ng Golden State Warriors i-keep ng at least 4 years etong si Jordan Poole, at mismong GM na nila ang nagsabi niyan. Pero kamunti ka nang ang maging teammate si Stephen Curry at CP3, mga bro, ayon yan kay Sham Sharanya, kung saan nagkaroon nga daw ng discussion sa pagitan ng Phoenix Suns at Warriors sa trade bago matuloy ang deal ng Suns sa Washington. Nalalagay naman ngayon sa alanganin etong si Zion Williamson, mga bro, dahil ayaw pa din talaga siyang tantanan neto ni Mariah Mills. Ngayon nga lang, mga bro, nag-tweet pa to at sinabing may ilalabas siyang tapes nila ni Zion at sinabi pang i-trade na ng Pelicans etong si Williamson. Matunog na ang pangalan ni Zion, mga bro, sa mga trade, at ilang proposal na din ang kumakalat, lalo na yung possible trade nila sa Hornets para sa second round pick na hawak ng Charlotte. Well, dako naman tayo sa paparating na NBA draft. Dumating na sa Amerika ang binansagan na alien ni LeBron James na si Victor Wembanyama. Expected na ang bagsak nito ay sa team ng San Antonio Spurs na may hawak ng first pick. Pinagkaguluhan agad sa airport si Wembanyama, mga bro, malaLeBron ang hype nito bilang rookie, at tatlong araw na nga lang din bago ang draft night. Inaasahan din, mga bro, na maglalaro ng ilang games sa Summer League etong si Victor Wembanyama. Well, kung sure ng first pick etong 7'3 giant mula France. Not sure naman ng Hornets kung sino kay Scoot Henderson o Brandon Miller ang kanilang ipipick, dahil silang dalawa lang ang matunog para sa second at third pick.